What's up mga kabebebs? Welcome again dito sa akin channel. At kung kayo ay bago pa lang dito sa akin channel, huwag kalimutan mag-subscribe, pindutin ang tiny bell para updated kayo sa mga bagong reaction at chismis natin. Okay, today may bago tayong chismis. At sobra akong nagulat sa chismis na to dahil talagang fan na fan ako ng dalawang YouTuber na to. Oh, as in, nagulat ako sa mga pangyayari. Hindi ko inaakala talaga. Actually, hindi ko alam kung sino ba talaga yung paniniwalaan sa kanila. Pero, nakapag-decide ako na dito ako sa isa maniniwala. Kasi talagang okay lahat ng mga sinabi niya. At feeling ko talaga totoo. At dito naman dun sa sikat na YouTuber na to is... Dapat, kapag gagawa ka ng kasalanan, huwag mong idama yung mga tumatanggol sa'yo. Pag gumagawa ka ng kasalanan, kailangan sa'yo lang. Huwag mong idama yung iba. Huwag mo nang ipasa sa iba. Kawawa naman yung pinasahan mo. Walang kalaban-laban sa'yo, men. Totoo nga pala yung mga sinabi ni Makagago noon na isa ka talagang batikan na sinungaling at manloloko. Okay? Let's do this. Tara, samahan niyo ako sa chismis na to. At kung maraming magagalit dito dahil sa mga fan na fan nito, is wala akong pakialam. Dahil akin eh, opinion ko to at channel ko to. At sasabihin ko lahat kung ano yung mga nasa isip ko. Okay? Kung kayo ay magagalit, mag-comment kayo. Ipaglaban niyo sa comment box. Sasagutin natin yan. Okay? Okay, let's go. So ngayon siguro... Ang daming nakakakilala kay Kate Talens, yes? At kay Mang Jun. At sa mga Kasatsat family. Pero nabigla ko kasi, napansin ko kasi nung una, is bakit hindi nakasama si Mang Jun bigla sa mga vlog ni Kate Talens na lagi-lagi naman silang magkasama. At saka talagang inaabangan ko yung mga vlog ni Kate Talens dahil dito kay Mang Jun. Mang Jun sa talagang na... nakakapagpatawa dun sa mga vlog ni Kate. Actually ah, eto no joke ah. Kung wala siguro si Mang Jun sa mga vlog ni Kate Talens, hindi ko siguro isusubscribe si Kate Talens. Kasi, si Mang Jun, feeling ko lang ah, para sa akin, syempre, opinion ko yun, na si Mang Jun na nagdadala sa vlog ni Kate Talens, simula na magsama sila. Okay, anyway. Ganito yon. Nabigla ako kasi bakit kaya si Kate Talens, sa mga vlog ni Kate Talens, hindi nakasama si Mang Jun. So ngayon, nag-search ako hanggang sa nakita ko yung bagong, nakita ko yung mukha ni Mang Jun na parang as ang nakalagay, Jun is love love. Eh ang pagkakaalam ko kasi nakasubscribe ako dun sa Mang Jun and Kasatsat Family, ang pagkakaalam ko kasi yun ang channel ni Mang Jun. So, nag-search ako, sabi ko, bakit iba? So ngayon, pinanood ko ang isa sa mga vlog ni Mang Jun. Sabi ko, ah, wala na pala siya doon sa Kasatsat House. So ngayon, itong umaga, pagkagising ko, nakita ko naman sa Facebook, yes, may kumakalat na video na itong video na to ay kumakalat sa Facebook na si Mang Jun daw, no daw, kasi nakita naman natin talaga sa video, na nambugbog ng isang security guard. So, syempre, dahil sa chismosa tayo, syempre, nag-search na naman ako. Sinerge ko na naman sila. Kasi hindi naman ako naniwala na walang dahilan yung pagbubugbog ni Mang Jun dito sa security guard na to. So, nag-search ako. So, sinerge ko rin yung page ni Mang Jun at ni Kate Talens. At ito naman sabi ni Kate Talens is CCTV daw yun. Ganyan-ganyan. Halata naman na cellphone yun. Uy. At, nang napanood ko ngayon na nag-search ako na nag-search and pumunta ako sa channel ni Mang Jun. Ito nga, si Mang Jun is love love. Nagpunta ako. So, napakinggan ko yung video ni Mang Jun na actually, pangalawang beses ko na nga ito pinanood kasi gusto ko talagang maliwanagan kung bakit. So, ito, panoodin natin ang mga sinabi ni Mang Jun. Okay. Hindi po CCTV yun. Okay, mga bebs. Ilagay natin dun sa mismong punto para mabilis tayo. Walaan ko na po kayo na talagang medyo mali po talaga yung nagawa ko. Pero, hindi ko naman po yun magagawa kung wala pong dahilan. So, nangyari po yun kasi yung guard po, actually yung guard po, hindi ko po yung personally kilala. Kasi reliever lang po yun for 2 days. 2 days pa lang po siya nag-duty doon. So, may ginawa po siyang mga kwento na paninira sa Kasatsat na idinamay niya po yung pangalan ko na ang pagkakasabi. Parang galing po sa akin yung kwentong nangyari
na hindi naman po kami nag-uusap. Hindi po siya kilala. Alam niya po yan. So, siyempre, alam niyo naman po kung paano ko ipagtanggol si Kit Talens dahil ako po yung driver niya. Lagi po akong... Ayun nga, yun pala ang nangyari. Parang yung guardia yata ay sinisiraan yung kasatsat family, and nalaman ni Mang Jun na ang pagkakaaniyata ng balita ay si Mang Jun daw ang nagsabi, ganyan-ganyan. Siyempre nga naman, magagalit nga naman si Mang Jun, at siyempre driver na rin, at parang bodyguard na rin si Mang Jun. Siyempre, ipagtatanggol ko yung amo mo. Kahit ako naman din kay Mang Jun, ipagtatanggol ko talaga si Kate. Diba? At yun nga, siyempre, kasama sa trabaho niya yun eh. Okay? Another issue. Tatanggol dyan, parang, siyempre, dala ng bugso ng damdamin yun, lahat kami siniraan niya. So, nagawa ko po yung hindi. Tama naman yun. So, yun po. Kung meron po akong mali doon, hinihingi ko po umanhin. At least nangingi siya ng sorry doon sa security guard. You know guys, parang talagang sincere na sincere si Mang Jun. Gustong gumante ni Kate Talens sa akin. Gusto daw gumante ni Kate Talens sa kanya. Actually, hindi po ako umalis. Pinaalis po ako ni Bena. May post yes ko sa Facebook. Ito, ito. Nabasa ko to na pinost ni Mang Jun yung sulat ni Vena sa kanya, na ito nga sulat na to, ito yung pagkakasabi ni Vena. Diba? Para naman sa akin, hindi maganda. Ang tagal mo nakasama yung tao, tapos ganito mo lang, hindi ko na kailangan magpaliwanag sa'yo. Oh. Actually, talaga may issue talaga yan si Vena. May talaga siya may ugali kasi talaga si Vena. Vena, ewan ko lang kung nakikita nyo yun sa mga vlog. Mababasa nyo yun sa mata niya na parang hindi talaga siya yung talagang mabait. Feeling ko lang. Ayaw na po ko abutan doon. So, doon po nagsimula yon. Hindi po yan talaga. Tagal nyo nagsama at gano'n ang isusulat mo sa tao kahit na gano'n. Dahil gusto niyang bumaliktad yung kwento. Ayaw niya po talagang malaman yung katotohanan na sa kanya nagmula lahat ang mga gulong to. Ayun nga po, malis sa kanila dahil siya po ay nahuli na ng bababae. So po yun. Ng babae, Kate. So, siyempre, driver niya po ako. Alat po ng lakad niya, kasama niya ako. Siyempre. Lahat po ng kalokohan niya, medyo alam ko rin po. So, siyempre. Sino po ba naman ako ng isang driver niya, amo siya, napipigilan siyempre yung kagustuhan niya. Sasamahan niya yung amo niya kahit saan pa, di ba? Kahit anong kagagawa ng gawin ng amo mo, siyempre kailangan goat ka rin, di ba? Siyempre. Kay Mang Jun ako. Hindi niya po ako. May point siya. Pinabayaan po niya na mapaalis ako sa kanila. So, doon lang po siya pinagtanggol ni Kate. Nagsimula yan. At so, wala na po siyang masagot doon sa mga sinabi ko. Pantakip si Mang Jun. Yun ang tamang pantakip si Mang Jun. Ang ginawa niya po ay naghanap ng pwede ibutas sa akin. Matagal na po nangyari yun. A week before pa lang umalis ako yung nangyari sa gwardiya. At dahil din po sa kanya yon. Matagal na pala nangyari. Bakit ngayon lang nilabas? Ibig sabihin, hindi talaga yun ang rasyon. So, nandiyan na po yan eh. Ang nangyari na po. Nagawa na po na po yung mali ko. Pero may dahilan po yon. Hindi po natin hawak lagi ang ating okay damdamin. Shortcut na natin. I-pass forward natin. Sa inyo yun, na may channel ako, nagbablog ako doon, mag-isa ako. So, mga huling hindi ko na sa sinasama, ako na nag-i-edit. So, matagal ko na pong gusto umalis sa kanya eh, kasi marami pong mali talaga. Ngayon, ang gusto ko lang po talaga, yung channel ko. Ang problema, nga, ibalik mo na yan, Kate. Ever since po, hindi po ako kumita sa channel ko. Hindi ko po nakita kung magkano ang kinikita niyan. Yung silver button ko, tinatago niya yata. Wow, naka-silver button na pala yun. Ito po, Mang Jun po ang pangalan niyan. Hanggang sa pinalitan niyo po ng Mang Jun and Kasatsat Family. Family. Hanggang sa naging Kasatsat Family na lang, nawala na po ako doon. Dinilit niya rin po yung mga ibang video. Pag tinipe niyo po ang Mang Jun, lalabas po Kasatsat Family. So, yun po yung channel ko. So, yan. Take note po, akin pong channel yun, pero hindi po ako kumikita. Ano pong meron siyang pag-iisip, di po ba? Sabi niya, gusto niyang tulungan ang mga tauhan niya, pero ang ginagawa niya, parang kinakamkam niya
kurampot lang na kikitain. Tama, tama. Ang hirap kaya gumawa ng channel, ah. Sumakabot ko yung channel ko. Bibigyan niya lang po. Una, binigyan niya ako 10,000. Hati daw kami. Bakit hati po kayo maghahati? Sobra-sobra na po yung hirap ko. Silver button? Hati, 20. So, ang kinikita niya nun is 20K, 20,000. Sino naman niloko mo kay Talens? Hello, Silver Bond. Naku, wag kami, Kate. Akala ko pa naman, Kate, eh, napaka-bite mo. Tama nga si Makagago. Diba? Pinagtatanggol ka pa naman namin kay Makagago nung binash ka ni Makagago. Totoo. Niya. Nakikita niyo po yun. Alas hindi na po ako natutulog. Ayan, isa na po yan. Bago po ako malis, nung huling araw ko doon sa kanila, kinausap ko po siya kasi alam niya po talaga kung saan lang ako kumikita. Sahod ko bilang driver. Yung binibigay naman po niya, hindi lang po regular yan. Na extra-extra, hindi po regular yan. May bigay man po yan sa akin, paningulado galing din po sa channel ko yun. So, binigisa lang niya po ako sa sarili kong mantika. Okay, so, play natin again. Ang sabi ko sa kanya, baka naman pwede mo akong matulungan kahit panimula ko. Hindi ko na po binabangin yung channel ko kasi hawak niya po eh. Isa po may hawak account. Kahit panimula ko man lang, master, kasi alam mo kung saan ako kumikita dito. Sahod ko lang talaga bilang driver mo. Paminsan-minsan extra na binibigay mo pero hindi palagi po yun. So ganito po, ang sabi niya, oh, tutulungan kita. Pero wala akong hawak na pera ngayon. Ayan po, sabi niya, kasi nag-away nga po sila ni Pena. Si Pena nasa Taiwan. Wala doon siyang hawak na pera. So sabi ko, sabi niya sa akin, gawa ka ng channel mo. Tutulungan kita. Ipupromote ko at isi-share ko. So, hindi naman ginawa. Hindi ko gumawa ng bagong channel ko. Kahit masakit man po sa loob ko. Pagkagawa ko po, in-uploadan ko agad. So, nung natapos na may upload na, may channel na akong bago, sinabi ko sa kanya na, Master, okay na. Baka pwedeng i-share mo na at pag-promote. Ang ginawa po niya, tinulugan niya po ako. So, notice mo, umuwi na lang. Kasi ayaw na po ang buto ni Ben Aron sa kanila. So, umuwi po ako na wala. So, ilang araw, lumipas, wala po siyang paramdam hanggang sa ipinabanan nila ako sa village. Oh my God. So, paano pa po niya may... Bakit kailangan iban pa? Pinabanan nila ako sa village. Parang ang samang tao naman ni Mang Jun. Tulungan ako. Yung baga sa lahat po ng ginawa kong pagtatake, pagtatanggol, mga sakripisyo ko sa kanya, sa vlog niya, pagpagpuyat, halos mga tulong. OMG. Lahat ng mga bumabati ko sa kanya, ng mga basi na sa loob, Luke, naku Kate, ano ko lang sa'yo, nawalan ka ng isang mabuting tao at tunay na nagki-care sa'yo. Kasi actually, lahat ng mga vlog ni Kate na panood ko, nakasama si Mang Jun, talaga makikita mo kay Mang Jun yung care niya sa family ni Kate. Yung pagmamahal niya, yung friendship na binuo nilang dalawa, talagang kitang-kita mo kay Mang Jun na hindi fake yon. Ko, nagtatanggol ko siya, kahit alam kong marami siyang kamalian. Pero sa kabila nun, wala po siyang ginawa para sa akin. Oo, parang ganun. Ako pa po ang lumalabas na masama. Samantala hindi man lang siya pinagtanggol ni Kate. Ngayon, ito po, kung bakit lumabas po yung video na yan ng gwardiya. Kagagawan po niya yan kasi yung pangalawang post ko, sinagot ko lang po yung mga post niya. Lahat po ng sagot ko ron, alam niya tama. Alam niya po yun. So lahat po ng post niya, in-erase niya. I-dinilit niya, hinide niya. Kasi wala na po siya may sagot. Kasi yung mga sinasabi ko, hindi niya na po. Fast forward ulit natin. Na ilalabas ko yun. So, paman, Kit Talens, sabi mo lalaki ka, di ba? Magpakalalaki ka. Astig ka, di ba? Magpaka-astig ka. So, yan lang po. Humihingi po ako ng dispensa kung ano man po yung nagawa ko. At eto naman nga. Siyempre, pagkatapos ko mapanood yung kay Mang Jun, pinanood ko naman yung mga sagot nila Yaya Hina at ni Yaya Esther dun sa account na Kasatsat Family. At dahil nga sa nabanggitin ni Mang Jun yung SSS, wala daw silang SSS at wala silang mga PhilHealth na mga, yung mga regular na benepisyo dapat ng mga nagtatrabaho. Hindi daw sila ginawa ng gano'n ni Kate. Sinagot to nila Yaya Hina itong video na to. Yung SSS, play natin ang konti. Wala kaming SSS. Kaya naman nila ibigay. Kaya naman nila ibigay. Okay. Pero never namin
Hindi daw nila kailangan ng SSS at hindi naman daw lahat ng katulong ay merong mga katulong naman diba? Dito sa Pilipinas. At saka ano sinasabi nila na hindi alam ni Kate, hindi alam ni Lavena na kailangan daw may mga ganun dapat na mga requirements at mga benepisyo dapat na natatanggap ang mga katulong o kasambahay. Hello! Sa tanda na ni Vena, hindi niya ba alam yan? Hindi ba alam ni Vena yung pili? Siguro maniniwala ako kay Kate Talents na siguro hindi nga niya talaga alam. Or may alam siya konti lang, hindi actually ano. Si Vena, maniniwala ba tayo na hindi alam ni Vena na lahat na nagtatrabaho kailangan ng SSS, kailangan ng PhilHealth, o ano man naman yung WWZZZ na yan. Posibleng hindi alam ni Vena yan. Ayaw lang talaga, siguro talaga. At saka hello, tingnan nyo nga yung video. Kung mapapanood nyo tong video na to, parang may tao sa likod, may umubo pa nga, may umatching pa nga. Ito sasabihin nila, hindi sila lang ang gumawa, at hindi alam ng amo nila na gumawa sila ng ganon sagot. Na parang naman may binabasa naman to si Yaya Hina, di ba? At biglang may umubo, biglang may umatching sa likod. Ano yun? May kasama silang multo doon sa bahay ngayon? Ano yun? Sini? Come on. Come on, come on, come on. Nako po, akala ko pa naman. Actually, simula na umalis si Mang June kay Laka Cates, hindi na ako nanonood muna kay Laka Cates. Kay Mang June ako nanonood. Kasi nga, wala, hindi na nakakatawa yung mga prank ni ano, Talents. Dahil nawala na si Mang June. Actually, si Mang June yung nagdala sa kanya. Tsaka si Yaya Betty. Yung mga prank nila na kasama si Mang June at si Yaya Betty. Is, talaga naman nakakatawa talaga. Talagang 100% talaga. I like that. Yun na nga. Sana lang, leave it to MG yan. Leave it to MG kung ano ba talagang masasagap na issue at ano bang masasabi ni Makagago dito sa issue na to. Dahil doon kay Makagago, malalaman natin ang totoo. Pero Mang June, huwag kayong mag-alala Mang June. Mang June, lalaki pa yung channel nyo. Makakatulong sa inyo yung channel nyo at marami kayong supporters. Siyempre kabilang na ako doon, Mang June. Yun na nga. Sa mga fans ni Kate Talents, kung magalit kayo, I don't care. Opinion ko to at channel ko to. Kung magalit man kayo, hindi ko nakasalanan nyo. Magawa rin kayo ng opinion nyo. Opinion nyo yan. Opinion ko to. Kung may sama ka ng loob, ilagay nyo dyan sa baba. Sa comment box at sasagutin natin yan. Okay? Doon kayo. Sa ano nyo, idol nyo. Idol nyo.